dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Papa Dudut YouTube channel at gayon din sa Kaistorya. Papa Dudut, labis akong natutuwa sa tagumpay na nakakamit mo at ng iyong programa dahil bukod sa libangan na ito ng maraming Pilipino, ay marami pa kaming napupulot na aral at inspirasyon. Kaya deserve mo talaga mga awards and citations na nakukuha mo at ng iyong programa. Samantala, marami na akong napakinggang kwento sa inyong dalawang YouTube channels. Pero pinaka-paborito ko talaga ay yung mga tinatampok mong mga horror stories. Kaya na-inspired din ako na i-share ang aking karanasan at ito ay sinusubukan kong tapusin ang aking sulat at umaasa ako na sana'y mai-upload mo rin po ito sa iyong YouTube channel na Papa Dudut at Kaistorya balang araw. Siya nga po pala, itago mo na lamang ako sa pangalang Roniel. Nasa senior na ako at isa kong kilalang voice artist. Bilang voice artist, maraming projects na akong ginawa na ginagamitan ng boses tulad ng radio commercials, dubbing ng mga anime, K-drama at Mexican telenovelas. At bahagi rin ako ng isang kilalang radio drama na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Yes, nagwo-work ako sa ibang radio station bilang dramatista. At kung maririnig mo ang aking boses ay siguradong marirecognize mo ako dahil bukod sa araw-araw akong maririnig sa radio drama, maririnig mo rin ang boses ko ngayon sa mga Tagalized K-dramas na ini-air ngayon sa TV. Anyway, 1970s pa ako nagsimulang pagkakitaan ng aking boses. Pangarap ko talagang maging singer noon. Pero hindi ako pinalad. Ganun pa man ay dinirekta ako ng Diyos sa ibang larangan at masasabi kong masaya ako sa ginawa niya. Samantala, bukod sa aking voice talent, meron ding ibinigay sa akin ng Diyos na regalo. Isang extraordinaryong kakayahan. Papa Dudut, malakas ang aking ESP at bagamat hindi ako nakakakita ng multo, pero nakakaramdam, nakakaamoy at nakakarinig ako ng mga multo at iba pang nilalang na hindi abot ng senses ng isang ordinaryong tao. At isa sa hindi ko makakalimot ng experience ay nangyari noong 1975 nang maging bahagi ako ng isang sikat na radio drama serial. Noong mga panahong yon ay usong-uso talaga ang mga radio dramas sa AM na nagsisimula ng hapon at natatapos ng gabi. Bawat radio drama serial ay tumatagal lamang ng 30 minutes kada episode. At 6 hanggang 7 radio drama serials ang marinig mo sa radyo sa isang istasyon kada araw. Papa Dudut, sa sikat na radio drama serial na yon, ako ang gumaganap na kontrabida bukod sa mga 3 ibang characters na binobosesan ko. Istrikto ang aming producer at director at ayaw nilang nagkakamali kami dahil nga may hinahabol kaming oras noon. At naha-high blood sila kapag late dumarating ang script. Iisa lang kasi ang writer ng drama serial na yon, si Lando. Mabait naman si Lando at kasundo naman naming mga radio drama artist. Pero palagi siyang pinaliliguan ng mura ng producer at ng director dahil late siyang magpasa ng scripts. Wala pa kasing computer ng time na yon, Papa Dudut. Typewriter lamang ang gamit noon ni Lando sa paggawa ng mga scripts. Kaya asahan mo na matatagalan talaga siya bago matapos ang isang episode na umaabot ng 6 hanggang 7 pages. Martes ng umaga, araw ng recording. Muling dumating ng late si Lando sa recording studio namin sa Makati. At tulad ng aming inaasahan ay pinagalitan siya ng direktor at producer namin. Nakipagtalo naman si Lando sa kanila, habang kami mga talents ay tahimik na nakatingin lamang sa kanila. Bagamat nakaramdam kami ng awa kay Lando, naintindihan din naman namin ang sentimiento ng direktor at producer dahil nasasayang ang oras ng buong production.
hanggang sa narinig namin mula sa producer na sinibak na nila si Lando bilang writer. Kitang-kita namin na halos maiyak sa galit at pagkaawa sa kanyang sarili si Lando. Pagkatapos noon ay umalis ang aming writer sa recording studio na tulala. Napabuntong hininga na lamang kaming mga talents at pagkatapos ay nagsimula na kaming mag-recording ng 10 episodes na radio serial drama. After ng aming recording, kinausap naman ako ng aming producer para alukin na maging writer ng dramang iniwan ni Lando. At dahil sa may experience naman ako sa writing at directing ng radio drama, ay tinanggap ko ang offer. Hindi naman ako mahihirapan sa paggawa ng scripts kasi bilang cast ay may ideya na ako kung ano ang tatakbuhin ng drama. Kaya pag-uwi sa bahay ay agad akong umarap sa aking typewriter para simulan ang karugtong ng kwentong ginawa ni Lando. Natatandaan ko, Papa Dudot, na 3 episodes agad ako ng gabing yon bago ako magpasyang matulog dahil na rin sa pagod. Kinaumagahan agad akong nag-prepare para muling pumunta sa aming recording studio para mag-record ng ibang radio drama serial. Pagdating sa recording studio, nakaramdam ako ng kakaibang vibe sa loob. Yung dating masaya ay parang napalitan ng lungkot. Nakita ko rin, Papa Dudut, na matamlay ang mga kasama kong talents na naghihintay sa pagdating ng producer at ng direktor. Pero higit na nagpaintriga sa akin ay yung kakaibang lamig na bumabalot sa recording studio. Yung lamig nito ay nakapagpapatas talaga ng mga balahibo ko sa katawan. Kasabay noon ay napatingin ako sa bukas na pinto ng recording studio kung saan ay makikita mo ang medyo madilim na hallway. Tila na malikmata ako nang makita ko si Lando na dumaan sa hallway pero madungis at maputik ang kanyang suot na damit. Naintriga ako sa aking nakita kaya agad akong tumayo at lumabas ng recording studio para tawagin si Lando. Pero wala doon ang dati naming writer. Dahil doon ay naguguluhan akong bumalik sa loob at matiyagang naghintay sa aming mga VIPs. Hanggang sa lumipas ang 30 minuto, magkasabay na dumating ang producer, director at ang aming sound engineer sa recording studio. Dala nilang isang masamang balita. Nagpakamatay si Lando sa pagtalon sa ilog at na-recover ang kanyang bangkay kanina lamang alas 7 ng umaga. Siyempre lahat kami ay nagimbal sa mga nangyari, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng sobrang panghihilakbot kasi nakita ko pa si Lando sa hallway sa labas ng recording studio na madungis at putikan. At dahil sa mga nangyari, lahat kami ay hindi makapag-recording ng maayos ng araw na yon. Madalas kaming magkamali sa mga lines, kaya palagi kaming nasisigawan ng aming direktor. Paano hindi kami magkakamali, ibang pakiramdam namin sa loob ng recording booth. 5 lang dapat ang magkakasya sa loob, 4 na dramatista at 1 soundman. Pero pakiramdam talaga namin ay 6 ang nasa loob mismo ng booth. Samantala habang nagre-recording kami ng 1 eksena ay bigla na lamang napasigaw ang co-star ko na nasa loob din ng booth. Bakit? Anong nangyari sa iyo, Ana? Tanong ko sa kanya. Mamaya ay narinig ko mula sa intercom ang boses ng direktor namin. Ano ba? Hindi nyo ba pagbubutihin ng drama? 1 eksena na lang ang kailangan natin at matatapos na tayo. Wika niya habang pinapagalitan kami. Tumingin ako sa salamin ng booth kung saan ay makikita namin sa labas ang direktor, producer at sound engineer na nanonood sa amin. Nakita ko rin ang ilang dramatista na nakatingin din sa amin. Pero papadudot na pukaw ang aking atensyon sa isang figurang nakatayong malapit sa pinto sa labas ng recording booth. Nakatingin nito sa amin. Agad ko yung na-recognize. Walang iba kundi si Lando. Direk, nakita ko si Lando sa likuran ninyo. Kaya ako napasigaw. Ang wika ni Ana sa mic. Huwag na kayong magdahilan pa na nakita ninyo sa likod yung taong patay na. Umayos kayo sa pagdadrama ninyo. Ang sabi ng direktor na nakikita namin sa labas ng bintana na tila malapit nang maubos ang kanyang pasensya sa amin. Muli kaming nagpatuloy sa drama. Nakailang takes din kami bago matapos ang eksenang yon. Pero habang
nagdadrama ay hindi ko talaga maiwasan na kilamutan kasi natatanaw ko pa rin si Lando sa labas ng booth. Hindi man lang ito kumikilos at masama ang tingin sa amin na nasa loob. Pagkatapos naman ng drama ay agad akong lumabas ng booth at hinanap ko si Lando saan mang sulok ng recording studio. Pero syempre wala na roon si Lando. Nagtaka naman sa akin ang mga co-stars ko kung bakit at ano ang nangyayari sa akin. Ipinagtapat ko sa kanila ang totoo. Nakita ko rin si Lando sa loob ng studio habang nagre-recording kami. Natakot ang halos lahat ng mga dramatista. Pero binasag yon ng aming direktor at galit na sinabing hindi na magbabalik ang isa ng patay. Sa kabilang banda, bago kami umuwi ay binilinan na ako ng aming producer na tapusin ko na ang 10 scripts ng radio serial na iniwan ni Lando. Agad naman akong umuo sa kanya at nangakong magpapasa ako on time. Ang recording daw ng sinulat ko ay sa makalawa kaya pagbutihan ko raw. Pag-uwi sa bahay ay nakaramdam ako ng labis na lungkot, takot at pagkabalisa. Napansin niyo ng asawa kong si Linda. Roniel, marami ba kayong ginawa kanina sa recording? Napansin ko kasi ang pakiramdam na parang pagod na pagod ka. May pag-aalala niyang wika sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot sa aking asawa. Hindi na ako nakakibo kasi pagod na pagod talaga ako. Tahimik na lamang akong kumain ng hapunan kasabay ng aking asawa at apat na anak. Pagkatapos maghapunan, maglinis at maligo ng aking pamilya ay pinauna ko na silang matulog sa kanilang kwarto sa second floor habang ako ay mag-isang naiwan sa dining table kaharap ng aking typewriter, correction fluid at mga bond paper. Mabilis akong nakapag-type kasi tuloy-tuloy ang daloy ng creative juices ko sa aking utak. Siguro ay nakatapos ako ng 4 na episodes ng gabing yon bago ako nakaramdam ng antok. Nagpasya na lamang ako na sa sofa na lamang matulog dahil pagdating ng 6 ng umaga ay ipagpapatuloy ko ang pagta-type ng 2 o 3 pang episodes. Pero Papa Dudut, bandang alas 3 ng madaling araw ay naalimpungatan ako. Madaling mang paligid kasi pinatay ko ang lahat ng ilaw bago ako matulog. Pero may natanaw akong figura ng lalaking nakatayo at nakaharap sa aking typewriter. At tila binabasa nito ang mga tinype kong scripts. Hindi ko na yung pinansin sa pag-aakalang baka ang panganay na anak kong lalaki ang nagbabasa ng aking scripts. Bumalik ako sa pagtulog. 5:45 nang muli akong magising. Dahan-dahan akong bumangon pero nawala ang antok ko at naging alerto nang mapansin kong may marka ng mga paa malapit sa sofa na hinigaan ko. Ang nakakatakot ay mamasa-masa at maputik yon. Napatayo ako at tinungo ko ang mesa kung nasaan ang typewriter at mga natapos kong scripts pero nagimbal ako. Nang makita kong basa ito at may marka ng putik na may kamay sa bawat papel. Dahil sa takot ay napasigaw ako at tinawag ko ang aking asawa at mga anak. Isa-isa naman silang buwaba at lumapit sa akin, Papa Dudut. Sinong gumawa nito? Galit kong tanong habang ipinapakita sa kanila ang nangyari sa aking mga scripts. Walang gumawa niyan. Natutulog kaming lahat sa kwarto, paliwanag ng aking asawa. Bumalik naman ako sa aking panganay na nooy naghihikab pa. Ronald, ikaw bang gumawa nito? Nakita kita kagabi na binabasa mo ang mga scripts ko. Ako sa ko. Hindi po ako yun. Nasa kwarto lang po ako magdamag, natutulog. Hindi po ako buwaba para lang basahin ng script na ginawa ninyo. Buong tanggi ng panganay ko sa akin. Eh kung ganun ay sinong gumawa nito? Kumpront ako habang ipinapakita sa kanila ang mga marka ng paa sa sahig. Paano magkakaputik dito eh? Sementado ang paligid ng bahay natin. Ang sabi ni Linda sa akin. At saka maniwala ka, Roniel, hindi kami ang gumawa niyan, paniniguro niya sa akin. Hanggang sa bigla kong naalala si Lando, muling tumaas ang balahibo ko. Kahit kasi hindi ko siya nakikita, bigla ko siyang naramdaman na parang nasa loob din siya ng bahay ko. Mamayang kaunti tumulog naman ang telepono namin. Si Ronald ang sumagot pero ibinigay rin niya sa akin ang phone nang malaman niya na ang producer namin ang tumawag para kausapin ako. At yun nga in-inform niya na cancel daw ang recording ng araw na yon dahil pupunta ang karamihan sa burol ni Lando.
Tinanong niya kung sasama raw ba ako pero nag-decline ako kasi katwiran ko ay marami pa akong tatapusing scripts. At syempre uulitin ko yung mga scripts na natapos ko pero nadumihan. Samantala pagkatapos ng tawag na yon ay agad akong humingi ng pasensya sa pamilya ko at sinimulan na namin ang araw ng masaya. Buong araw kong pinaglamayan ang scripts ng radio drama serial na iniwan ni Lando at dumating ang araw ng recording kinabukasan. Nakahinga ako ng maluwag nang purihin ako ng direktor at producer na maganda raw ang pagkakasulat ko ng mga scripts. Nagbiro pa nga ang direktor na mas magaling para akong writer kesa kay Lando. Mabilis na natapos ang recording namin ng scripts ko. At yun nga, Papa Dudut, ako na ang naging regular writer ng radio drama serial na yon na nagkaroon ng season 2, season 3 hanggang sa umabot ng season 6. Pero alam mo ba, simula noong mamatay si Lando ay parabang naging haunted na ang aming recording studio. Sari-saring kababalaghan ang nararanasan namin simula noon. Naroon ang pagpatay sindi ng mga ilaw. Gumagalaw din ang mga gamit namin ng kusa kahit na wala kang nakikita na gumagalaw nito. May mga pagkakataon na bigla na lamang may kakalabit sa amin sa aming likod habang nagre-record kami sa booth. Dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayaring nagaganap. Sa tuwing may recording kami ng radio drama ay nagpasya na ang management ng recording studio na pabindisyonan ang buong palapag at nagsagawa ng misa na alay para kay Lando dahil kumbinsido kami noon na siya ang nagmumulto at nagpaparamdam sa amin, Papa Dudut. Pero nagpatuloy ang mga pagpaparamdam kaya nag-request na kami noon sa management ng radio station na sa ibang recording studio na kami mag-record. At pinagbigyan naman kami ng top management at inilipat kami sa bagong recording studio sa loob mismo ng aming radio station. Pero Papa Dudut, akala namin ay matatahimik na ang mga kalooban namin. Pero nagkamali kami dahil nagpatuloy ang mga pagpaparamdam ni Lando sa amin. To the extent na naaabala na ang aming recording, Papa Dudut. Samantala habang nasa recording studio ako, mag-isang nakaupo at nagbabasa ng aking script. May naramdaman akong umupo sa aking tabi. Akala ko noon yung isang kapwa ko dramatista na si Rosie. Pero nang mapalingon ako ay laking gulat ko nang makita kong nakaupo si Lando sa aking tabi. Nakatingin siya sa malayo at alam kong baka sa mukha niya ang labis na lungkot. Nagtaka ako at nakaramdam din ako ng sobrang takot. "Lando, ano bang kailangan mo?" Sinubukan ko siyang tanungin pero hindi kumibo si Lando. Pero biglang may pumasok sa isipan ko ang radio drama serial kung saan dating nagsusulat si Lando. Dahil dito, agad akong lumapit sa aming producer at tinanong ko kung kaninong storya ba nang galing ang plot ng radio drama serial na yon. At nagulat ako nang si Lando pala ang creator noon. Naisip ko na kaya siguro nagpaparamdam si Lando sa amin ay baka gusto na niyang tapusin na namin ang radio drama serial na ginawa niya. Napaisip noon ang aming producer habang ako naman ay nagmungkahe sa kanya ng mga bagong plots na pwedeng ipalit sa radio drama serial na yon. At yun nga, Papa Dudut, makalipas ang 2 buwan ay nagpasya na rin ang producer namin na tapusin na ang radio drama serial na si Lando pala ang original creator. Pinalitan niyo ng bagong drama serial kung saan ako ang creator at head writer. Naging maganda naman ang feedback ng obra ko sa mga listeners namin at tumagal yon ng 4 taon. Katunayan, ginawa pa nga itong pelikula noong dekada 80. At simula nang tapusin ang radio drama serial ni Lando ay hindi na siya nagparamdam sa amin kahit na kailan. At yun nga, Papa Dudut, ang naging experience namin sa radio drama recording na hinding-hindi namin makakalimutan kung nasaan man si Lando ngayon. Sana'y nasa mabuti na siyang lugar kasama ang Panginoon, magaman siyang kinuha ng Diyos. Mananatili pa rin ang aming pagkilala sa kanyang talento at naiwang legasiya. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Sana'y mapili mo itong i-upload sa iyong YouTube channels. Magkaiba man tayo ng radio station na pinapasukan at pinaglilingkuran ay iisa lamang ang ating hangad. Ang makapagbigay ng entertainment at aral at inspirasyon sa ating mga tagapakinig.
Maraming salamat and more power sa iyo. Lubos na nagpapasalamat, Roniel. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.